Rockin' Wong! Rato! Nagka pagkawaran mga big bang. Kasi kapag walang maintenance ang motor natin, or kotse man yan, or e-bike man yan, no? Napaka-importante. Hindi pwede basta gamit lang tayo ng gamit. Kailangan maintenance din natin yung ano. Alright, so good afternoon na naman po muli mga kabis. Eto na naman po muli, nagbabalik si The Beast Motovlog. At ng ilang buwan, ang tagal natin hindi nakapag-vlog. Kilala kong kaliskis mo, oy. So ngayon ay eto na naman po muli tayo, ano? So nandito po tayo ngayon sa San Juan Residence, no? Para nag-check ang ginawa ko rito. Para ng site visit. Wow naman! Wow! Napakalayo ng bahay dito, no? So, ako, parang hindi ko ata pangarap tumira sa ganito. Paano masabi? Napakalayo. Isipin mo, no, kung meron kang bibilihin, lalabas ka pa sa mismong gate. Ang gate nito, ay siguro, tansya ko, nasa 10 minutes. Mula dito, 10 minutes, no? Napakalayo! Alas man buha nga mo, ha? Nung lugar, tapos ganito yung daan dito, no? Parang nasa Baguio, puro pine tree. Wow! Kung ako papipiliin, di ako titira sa ganito. Kasi, doon tahimik siya, tahimik, pero ang layo, eh. Hindi advisable, eh. Hindi, wow. Well, siguro, ito ay pang mayayaman talaga. Nagigil ka? No? Unang-una, ubos ang gas mo dito. Sobrang nalayo. Pwede na! So, aakit muna tayo sa overlooking. Maka magkakain muna. Sana all. And by the way, kaka-maintenance ko lamang pala ng aking ano, no, ng ating si Blake. Sa siyempre, ang trusted na mekaniko, yung Berting Cycle Shop. Along Pasig lamang po ito. Pero lahat ng kailangan niyo sa kailangan ng new parts ng motor ay nandoon na. Nagpapagawa ron mga big bikes, KTM, Dominar 400cc, no? Kasi trusted ano talaga siya. Trusted shop talaga siya pagdating sa big bike. So, pina-PMS ko ang ating si Blake for preventive maintenance services. No? Ay, na-avoid ko rito yung malaking gastos, eh. Di bali na yung ano? Di bali na okay na lang, okay na yung gumastos. Okay na yung gumastos, ano? Basta maliit lang, wag man yung ano, wag lang yung sobra-sobra. Kasi kapag walang maintenance ang motor natin, or kotse man yan, or e-bike man yan, no? Napaka-importante. Hindi pwedeng basta gamit lang tayo ng gamit. Kailangan maintenance din natin yung ano, yung ating ginagamit, no? Motor, ano. Kasi mag nasira yan, mas mahal. Mas malaking gastusan pag nasira. Ay, shoutout pala sa memory.ph. So, dun ko pinagawa yung ating mic. No, kung kaya kung mapapansin nyo, malinaw na siya. Dati kapag tumakbo ko ng ganito, hindi na marinig yung sinasabi ko. Sabog-sabog na. Masakit na sa tenga. Ang galing mo sumagot. Hindi na maintindihan kung ano yung sinagsasabi ko, eh. No? Pero ngayon, salamat sa memory.ph na trusted na dito nagpaano si ano, no, si Boss Reed. Boss Reed for speed. Ang laki ng truck, katakot. Laki. Gra-
Grabe, ang ganda. Basta ito lang tayo, tumakbo, chill lang. No? Huwag tayong mga rera. Kasi alam niyo, speaking of mga rera, no? Parang ito marilaki. At nakakatakot kasi naging karerahan natin. Teka. So ang sad to sad ba at ang watch to watch ay recommended nga ba? Recommended nga ba siya? Pag-usapan natin yan. So ito ang advantage at disadvantage ng watch to watch, sub to sub at click click. Una, isa lang ang magiging nakikita kong advantage dito eh. Oo. Unang advantage, syempre, at naging isang advantage, syempre, maraming magkakaroon ka ng mga kakilala dyan. Syempre, mag-aano kayo, magsasuggest kayo, di ba? Magkikipag-add kayo sa mga group chat ng mga nagsasub to sub at nag-click to click or watch to watch na yan, no? Depende sa range. Kung click to click ka, doon ka sa category na pang mga na mga no monetized na channel na, no? So doon ka. Let's go! Woo! Rock and roll! Sabi, you are entering Upper Marikina River. Yeah. Let's go. Okay. So, ito na nga ba? Grabe, napakaganda rito. Woo! Grabe! Rock and roll! Grabe, oh! Woo! Yan, pwede na rito or pwede na rito. Or pwede doon. Okay. Dito na lang tayo sa may medyo ano. Yun o. So, tinan mo natin dito sa gilid bago tayo umano. Dito. Yun oh, ganda oh. Wow. Pagka gusto mo mag-relax, pag gusto nyo mag-relax, punta lang kayo dito sa mga gate overlooking. Hindi nyo kailangan masyadong gumastos ng pagkamahal-mahal, diba? Sakto lang. Okay, so take off na ako. Kumahin lang ako. Pero again, ang advantage ng sub to sub, watch to watch, and click to click ay syempre yung magkakaroon tayo ng maraming friendship, di ba? Magkakaroon tayo ng maraming friends, magkakaroon tayo maraming kakilala sa group chat. Yan. Then, stop over na naman tayo. Picture. Ito yung pinaka-sole purpose ng YouTube eh. For entertainment sana siya eh. Yun, nung umpisa. Kaso nung tumagal, napansin ng mga tao, parang wow. Magandang ano to ah. Way na makakikumita ng pera. Oo, kasi kailangan kasi, bago tayo mamonetize sa YouTube, no? Ay, kailangan mo muna ma-reach ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Kaso lamang, sa mga tulad ko, no? Na ang habol sa pag-YouTube is ma-enjoy. Ma-enjoy yung pag-vlog. Hindi natin siya iniintindi. Hindi natin siya pinapansin. No? Ako kasi, hindi ko na... Dati, nung umpisang pag-vlog ko, pinapansin ko talaga yung... Ano eh? Yung watch hour na yan. Sobrang ano ko nyan eh.
talagang sumasumali ako sa watch to watch para ma-reach ko yung goal. Kaya lang, nung parang katagalan, parang na-feel ko, parang hindi yata ako masaya. Parang hindi tama eh. Parang mali, no? So, tinigil ko. Tumigil ako sa pag-watch to watch. Pero syempre, ano yun eh, on perspective ko yun ha, sariling ano ko yun. So sa akin yun, again, hindi ko alam kung ano yun sa inyo, hindi ko alam ha. Nasa choice nyo yan, hindi ko sinasabi na pinakikialaman ko kayo or pakikialaman ko kayo. Okay, hindi ko kayo pakikialaman ha. Yun eh, on my ano lang ha, personal ano lang ha. Alright, so kanya-kanya choice naman yan, bahala kayo. Kaya pinipilit ko talaga na ang iko-content ko is about sa pagmumoto vlog. Right? Dati kasi hinahabol ko talaga yung watch hour na yun eh. Hinahabol ko yung ma-monetize. Pero ngayon hindi ko na siya hinahabol. Oo. Kasi wala rin namang sense eh. Halimbawa, ma-monetize ako. Halimbawa, ma-monetize ako. Ama magkakaroon kasi ng epekto niyan sa ano ko, sa revenue ko. Magkakaroon ng epekto niyan sa revenue ko. Kasi yung mga nag-sub, kung halimbawa na lahat ng subscribers ko eh galing sa sub to sub, eh wala na. Kumbaga, walang manonood sa akin kung hindi ko sila panonoodin. Ganun yun. Pero kung pure talaga na subscriber talaga, yung halimbawa, tao sa puso, di ba? Yung sinubscribe ka niya dahil gusto niya. Sinubscribe ako ng tao dahil gusto ng tao ang mga content ko. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi yung sa pilitan na sinubscribe ako ng tao. Alright, sinubscribe ako ng tao dahil lamang sa dahil lamang sa sinubscribe ko rin sila. Ayoko nun ng ganun. Bola lang yan. I-subscribe ako ng tao kung gusto nila. Kung ayaw nila, okay lang. Okay? Madaldal ka eh. Panoorin ng bit ng mga tao ang video kung gusto nilang panoorin. Alright, so yun, nandito na ako eh. Napabilis ah. So hanggang dito na lamang po ang ating vlog. So sana mayroong akong naipulot na magandang araw ngayong hapon na to. Wala kayong convincing power. Again, ito po ang inyong kaibigan sa daan. Ito po si The Beast. Motovlog na nagsasabing, lagi po tayong mag-iingat sa daan at lagi tayong magiging alerto. Alright guys, maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na vlog, no? Alright, maraming salamat po mga kaibigan. Paalam, alright.